isang malaking pagkakamali ng Malaysia ang pagtigil nito sa pagbayad sa Sultanate of Sulu. Dahilan ito sa makasaysayang French Arbitral Award na halos $15 billion. Pero bakit hindi cash ang ibabayad ng Malaysia? Tara, let's get info! Nasa Pilipinas ngayon ang alas sa usapang Saba dahil ayon kay Harry Roque, isang international law expert, inassign o tuluyang pinagkatiwala at ibinigay ng Sultanate of Sulu ang karapatan ng Saba sa Pilipinas noong panahon pa ni Duterte bilang Pangulo. Kaguluhan ngayon sa Malaysia ang pagpapabaya sa Saba at hindi daw cash ang makukuha ng Pilipinas kung hindi sa paraan ng mga assets o ari-arian ng Malaysia saan mang bahagi ng mundo. Hindi mapipigilan ng Malaysia ang mga hakbang na gagawin ng Sultanate of Sulu dahil ang desisyon ng French Arbitral Court ay kinikilala at nilagdaan ng 168 countries sa buong mundo, kabilang na ang Malaysia mismo. Pero saan mapupunta ang mahuhugot na bayad mula sa Malaysia? Narito ang konkretong paliwanag ni Attorney Harry Roque. Well, alam mo kasi ang nangyari dito, naging pribadong arbitration to. No? Mm-hmm. At uulitin ko, no? Kasi ang Pilipinas naman, matagal na natin sinasabi na ipaglalaban natin ang karapatan ng Sultanate of Sulu sa kanilang proprietary rights, eh wala naman tayong ginawa, no? So ngayon, on their own, nag-arbitrate sila at nanalo sila, no? So wag naman natin ipagkait yan, yung panalo na yan sa Sultanate of Sulu. Pero kinakailangan, paalalahanan din sila na actually, na-assign na nila ang kanilang karapatan sa Republika ng Pilipinas. So kung anong dapat makalap, eh kinakailangan pag-usapan ng Pilipinas kung magkano mapupunta sa descendants ng Sultanate of Sulu at kung sino-sino dapat na mabigyan ng porsyento dyan. Pero ang bayad po ay dapat sa Republika ng Pilipinas dahil Republika ng Pilipinas na nagmamay-ari ng Saba after inasign ng Sultanate of Sulu ang karapatan nila sa Saba. Mm-hmm.